hello guys, and welcome back to another episode of my channel. And for up to a month, na hindi ako nakapag-vlog since nung last na post ko, kung napanood yun na. Ayan, so magkakaroon na naman po tayo ng panibagong product review. So ayan po, magkakaroon po tayo ng panibagong SketchUp tutorial kung saan gagawa po ako ng interior ng isang bedroom inspired by Avengers the Movie. Hindi ko na papatagalin, pa-flash ko na sa screen yung 3D model na kung saan nasimulan ko na, and enhance ko na lang, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step na procedure on how to make it realistic, yung mga usual na ginagawa ko sa mga previous videos ko, and ayun, so stay tuned guys. So ito guys, yung 3D na sinasabi kong nasimulan ko na and enhance ko na lang ngayon, papakita ko sa inyo on how I will render it realistic. Actually, ang gagawin kong bedroom is bedroom na for Avengers, for boys. Panlalaki siyang bedroom. Kaya gumamit ako ng ganitong shade of blue. So, ang gagawin ko na lang dito, gagawin kong symmetrical. So, i-adjust ko na lang siya. Bali kasi, nakagroup na siya. So, each component, so each color, so each part, ayun, nakikita yung naka-block. So, pati wall. So, i-hide ko muna yung portion ng wall dito. And then, yung portion dito sa kabila, i-adjust ko lang yung portion ng blue. So, yun guys, balik ko lang yung view dito. I-unhide ko lang. Ayan. So, symmetrical na siya. Meron tayo blue toned or blue color na paint, tapos meron din tayong texture ng wood. Ayan, so dahil nga gagawin ko siyang symmetrical, kukopyahin ko itong blue portion dito sa ceiling, and then sa kabila, copy ko lang siya. And then, copy lang. Guys, na-copy ko na. And then, syempre, yung window. So, siguro gagawa na lang ako ng sliding window. So, una, ginroop ko muna siya. And then, magsiset ako ng thickness ng pane niya. Then, another group. So, siguro kulay black na lang siya. Then, i-materialize. And so, dito, gagawin ko siyang glossy. Ayan. So, to make that, right-click, create layer, and then reflection. Ayan. So, unlike dun sa wall na ginagawa natin, diba? Tataasan ko na lang yung reflection niya, reflection values niya. So, try muna natin yung 0.8 lahat. And then, subdips is 35. Ayan, siguro okay na to. Pero nasa sa inyo pa rin guys kung paano nyo siya gagawin glossy. Just ko muna yung ano kasi lumakita. Then kukulayan ko ulit ng black. Black to guys, in-adjust ko lang yung shade niya dito kasi hindi ko lang makita. Ayan, tapos syempre yung glass niya i-group din ulit natin, and then go to translucent. So yung gray na lang, and then mamaterialize ko lang siya. Ayan, nakita niyo dyan. So gagamit na lang ako ng VSMAT file. So to do that, right click yung file, yung highlighted material, tapos import material. Tapos, itong clear glass Visma. And guys, so, ganito na yung texture niya. So, of course, para daw ako mahirapan, ikakopy ko na lang siya.
So dahil naka-group siya, madali na lang siyang i-adjust. And then, adjust ulit yung blank. Ayan. So siguro baguhin natin yung view. Para at least makita rin yung cabinet na ginawa ko. So isa siguro sa mga ako napapansin yung kapag maliit yung space, especially kapag yung bedroom, ang hirap niyang i-adjust. Ayan, katulad niyan. Kapag gusto mong makita yung buong view, buong area. So ang ginagawa ko is, ina-adjust ko siya by using yung field of view. Wherein na-feature ko na rin siya sa isa kong video tutorial. Ayan guys, so ano na lang siya. I-hover niya lang siya papunta sa inyo or palayo kung anong gusto niyo. So kapag palapit sa inyo is may stretch siya kung saan kapag zoom niyo mas lalawak na yung view na makikita ninyo o mahagip ng view ninyo ng camera. So kapag nilapit niyo naman is liliit yung span na makikita sa view ninyo. So ako, ang aim ko is makita pa rin yung buong side. Kahit yung tatlong side na ito, extend ko pa siya konti. Ayan. Then, I'll zoom out. Okay, tama ba? Zoom out. Ayan. Para makita yung portion dito kasi may lalagay pa ako ditong table. Ayan. So, pero ingat lang din kasi baka magmukhang ma-distort. Ayan. So, adjust natin konti. Then, lapit tayo konti. Ayan. Isang focus naman lang dito is dito. Isa-isayin ko na lang din yung materials. Then, M for material. Editor, and then dito sa value niya sa reflection 0.8 kasi ito dahil sa white siya, tinasan ko lang yung value dito para at least mas visible kapag nag-render. Then the rest glossiness is 0.7 tapos the dips is 35. Then same with the blue, so lahat ng reflection value niya is 0.7 from general reflection, glossiness, highlight reflect 0.7 tapos sub dips is 35. Tapos dun sa texture ng wood, so ito, humarap lang ako ng texture from internet, and then same value lang din ng reflection niya, 0.7 lahat, then 35. Then para magkaroon siya ng konting texture, dito sa baba, kung makikita niyo sa baba yung maps, meron dito yung bump, i-check niyo lang yon, and then click niyo yung M, then look for the texture. Ayan. So from none kasi makikita nyo dito none, and then look for the text bitmap. Ayan. So lalabas yung folder or window na kung saan nahanapin nyo or kung saan nakalagay yung texture na ginamit nyo para at least tugma yung magiging bump nung image na yun, nung side na yun. So click nyo yung okay, then dito sa value niya, hindi ko na in-adjust from 1.0 guys kasi kapag tinaasan ko pa yan, OOA yung ano, or sobrang bump na, or sobrang texture where hindi natin kailangan yun, so konti lang. Kaysa mga existing or actual na material na makikita natin, like yung mga textured na tiles, mga ganun, sa mga cladding na didikit sa wall, di naman siya ganun kaumbok, diba, kung mapapasin nyo. So okay na yung 1.0 or less. Then glossy dapat siya kasi na-tiles siya. And then, of course, dapat maging aware din tayo sa mga maliliit na nangilalagay natin like yung mga furnitures, yung mga texture nun para at least ma-chip talaga natin yung ini-aim natin na real, magiging realistic nung i-render natin. So dito, syempre, kaka-copy lang natin yan. So, alam naman natin yung nabakal siya or steel. So yung paint niya, talagyan ko lang siya ng reflection. Ayan. So siguro same na lang din sa mga ano. Order dito. Ayan. Para at least meron din siyang reflect na makukuha from dun sa ano, sa ilaw kapag tinamaan siya. And then yun sa ilaw dito sa ano, sa lampshade, ginamita ko siya ng ito, sphere light. Tapos in-adjust ko value niya ng 150 yung intensity, and then yung color niya change ko siya from white dito sa second na yellow, light yellow, and then okay lang yun. Okay. Tapos and dito naman sa color gray, same lang din as sa wall, accent lang naman siya.
So ito yung value niya, 0.7 lahat. Itong reflection, yung highlight reflection, tapos 35. And of course, tinagyan ko na rin siya ng mga accessories dito or yung mga frames, ayan, para at least madagdagan ng iba't ibang kulay para hindi para buhay siya, di ba? So adjust ko lang to para doon lang siya sa blue. And then yung frame na ito is papalitan ko ng mga pictures ng Avengers, yung logo and yung mga characters para at least masabi talaga natin na Avengers themed bedroom siya. So isa-isahin ko siya dahil sa nakagroup. So copy mo lang yung texture na unang gagamitin mo and then click mo yung folder na ito. Then look for the folder kung saan mo nilagay or kukunin yung mga texture na gagamitin mo. Ayan, so dito nag-download na ako. Ayan, so iisa-isahin ko na lang siya. So kung pag nakabalitin na ganito, ito, i-reverse muna natin or ano ba ito? Ayan, texture, position nyo lang. Kaso nakabalitan siya guys. So reverse natin. So copy ulit. Ay. So kapag ganun, ayan katulad nun. Kasi di ba may two sides yung isang face, di ba? May gray part tapos may itong whiter or white na part. So kapag ganun, dapat aware din tayo doon. Kasi kapag ganun, hindi natin nabago siya from reverse or inverse, maapektuhan yung texture katulad nito. So ang gagawin natin, i-reverse natin siya. Ayan, tapos kulayan natin. Then use texture. So okay na siya guys. And tapos lagyan ko siya ng reflection. And so na-reflect na pala siya guys. Ayan. So as is lang, wala lang akong binago kasi syempre glass lang naman siya, 'di ba? So 1.0 lahat. Ayun, then same with dun sa mga iba pang frame. So yun guys, tapos ko nang lagyan or palitan yung mga frames ng mga characters. Ayan, si Iron Man, si Captain America, si Black Panther, si Hulk, tapos logo ng Avengers, and yeah. And then of course, para makompleto natin yung tema ng Avengers, of course, nag-download ako ng mga 3D model din ng mga armas ng mga superhero natin. So, syempre nag-download ako ng shield ni Captain America dito. So, ito siya guys. Ayan. So, adjust ko lang yung laki. And tapos, syempre ma-materialize ko. So, tayo siya, shield siya metal. So, lagyan ko siya ng reflection. Ayan, so medyo babasan natin. Ayan, so medyo matte lang siya. So same as dito sa iba't ibang, sa iba pang kulay. So ayan guys. Then, insert din ako nung
hammer ni Thor. So yun guys, finalized ko lang tong 3D ko and render ko na siya later. So of course, before you render, ayan, so double check nyo yung option editor. So ako, ginagawa ko yung choose category into interior kasi nga interior yung ginagawa natin and then very high quality. And then yung output size, yan lang, para di mabigat. Tapos yung environment, tagin nyo ng tawag dito, HDR, para at least mas realistic or pwede rin walang ganun kung wala kayong mag-provide. So, ready na siya for rendering. So, after ito ma-render guys, papakita ko naman sa inyo yung pag-edit ko into sa Photoshop para ma-finalize ko yung rendering. So, I'll be back. So, yun guys, after kong ma-render yung SketchUp ko, yung bedroom, so, i-transfer ko naman siya sa Photoshop kung saan i-enhance ko yung image kasi kung mapapansin ninyo, yan medyo madilim, hindi ganun kaliwanag, hindi ganun makita yung details ng bawat part ng bedroom. So ngayon, enhance natin siya dito. Yan. But before that, i-unlock muna natin. So we can edit it. So mostly, ang ginagawa ko lang is adjusting the brightness and contrast. Yan, kung mapapansin nyo, in-hover ko lang. Yan, tinitimpla ko lang kung alin, kung mas maganda bang mas maliwanag. Then yung contrast, ayan. So para mas makita yung edges ng bawat part ng area or ng perspective. Ayan. And then kapag okay na kayo doon sa brightness and contrast niyo, ako dinadagdagan ko na siya ng filter which is yung sharpen para at least mas makita yung detalye ng bawat spaces or portion ng perspective niyo. Ayan. Then, syempre, double check. Pero ako kasi, kung nagmamadali kayo, like me, sa work, ang ina-adjust ko lang talaga is yung brightness and contrast. Kasi yun naman talaga yung importante is yung makita yung bawat detalye ng perspective ninyo. Ayan. So, yan. Makikita yung bawat part ng perspective. And from raw file to adjusted. Ayan. So sa akin, okay na yan. So I'll be saving it as JPEG. Then, yun, bahala na kung anong magiging file name. So ito na guys yung final output ko for the Avengers themed bedroom for boys. So yun guys, no, voice over po muna tayo kasi di ako nakapag-prepare ng pang-outro ko. But yan, so dito ko na patatapusin yung video tutorial kong ito. And for more videos, don't forget to like, share, and subscribe para update kayo sa lahat ng videos ko every post ko. Thank you guys!